Pangamba ng ilang evacuees sa Zamboanga City, baka wala na silang mabalik ang tirahan oras na matapos ang bakbakan sa pagitan ng mga sundalo at ng paksyon ng MNLF. Ilan kasi sa mga bahay roon sinunog. Balita hatid ni Haji Rieta. Libo-libong evacuees ang apektado sa patuloy na bakbakan dito sa Zamboanga City. Karamihan nagtitiis sa siksikan sa mga puting tent ay dinayo dito sa Zamboanga Sports Complex. Dito pa rin sa Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex sa mas kilalang baliwasan grandstand, nananatili ang 70% ng mga inilikas mula sa mga lugar na apektado ng bakbakan. Halos isang linggo ng bakbakan kaya lumobo ng bilang ng evacuees sa 44,000 ayon sa DSWD. Dalawang malaking tent na kasyang 1,000 residente ang ipinatayo, pero ang ilan wala ring masisilungan kahit pamatapos na ang gulo. Pantay na, abo na lahat. Anong natira ko sa bahay? Wala na. Nauna lang sinabi ng DSWD na magpapatayo ng mga bahay para sa mga apektado. The President gave clear instructions that we should assist in the rehabilitation of the families whose houses were burned. Yung amin lang, yung hinihiling namin, yung bahay kung kailan po maitayo. Kawawa yung mga pamilya. Mabigyan ba kami o hindi? Kasi yung loon sa amin, Black Visaya Village yun. Patuloy naman ang buhos ng tulong para sa evacuees. Ang ilang local groups, gaya ng fraternity na Triskelion, nagluto at nagpakain sa mga evacuee at sundalo. Nasa 2,000 pasahero naman mula Hulo, Pasilan at Tawi-Tawi ang stranded ngayon sa Zamboanga Wharf. May narentahan lang 2 bangka pero 800 pasahero lang daw ang pwedeng makasakay at nag-aantay pa sila ng clearance mula sa Coast Guard. Mula rito sa Zamboanga City, Haji Rieta, GMA News.